1975 nang mabuo sa isipan ng magkaibigang Nabong at Primil na pumasok sa pagiging sundalo. Kaya lang, wala silang sapat na pinag-aralan para makapasok doon. Naisipan nilang magsundalo dahil sa pangmamaltrato sa kanila ng mga tao sa paligid. Dahil nga sila'y bata pa, palagi na lang sila minamaltrato ng mga ito, lalo na't kapag uuwi silang merong dalang pagkain. Isang araw, naka-sideline ng trabaho sa palengke ang magkababatang Nabong at Primil. Kinhapunan, may bitbit na silang pagkain na maiuwi nila sa kani-kanilang pamilya na nung mga panahon na yun ay hirap na rin sa paghahanap buhay. Primil, sigurado ako matutuwa rito yung mga nanay at tatay natin. Tsaka isa pa alam mo, yung kapatid kong bunso, may lagnat eh. Parehas lang tayo, Nabong. Natitiyak ko na hindi galit ang isa sa lubong sa akin ng nanay at tatay pag uwi ko mamaya. Tara na. Siya nga pala, Nabong. Huwag tayong dumaan doon sa Eskinita Uno. Baka mamaya madaanan na naman natin yung mga lasinggero doon. Agawin na naman tong mga dala natin. Nagtataka nga ako eh, Primil. Bakit di yata nauubusan ng atay yung mga taong yun? Araw-araw umiinom. Kahit sino na lang dumadaan, iabadaig pa pulis kong mga otong. Makakakita rin ng katapat mga taong yun. Siya nga pala, Primil. Sayang. Gustong-gusto ko talaga magsundalo. Kaya lang, hindi sapat ang pinag-aralan natin. Isa pa, wala tayong bakir. Yun nga eh. Bakit ba kasi kailangan pa ng bakir para lang makapasok sa militar? Ihanda naman sana tayo maglingkod sa bayan, diba? Eh, handa nga tayo, kaya lang ang problema, hindi tayo pasok sa mga hinahanap nila. Pero alam mo, kung pasok lang tayo talagang yung mga tatambay-tambay doon na mahilig mangutong, tatamaan sa akin mga yun eh. Sobra na sila eh. Tsaka isa pa, kung sakaling maging sundalo tayo, natitiyak ko na mapapatino natin yung mga tambay na yun, di ba? Kaya nga eh, atar na. Iniwasan ng magkababatang Nabong at Primil yung nasabing Eskinita. Sa kabila sila dumaan. Kaya lang, doon pala mismo sa kabila nag-iinuman ang mga kalalakihan. Oy! Aba, mukhang nagkakalimutan na tayo. Nabong, Primil, yung lagay nyo. Nako, yari. Ayan na naman si Alexander. Bilisan mo. Bilisan mo, Nabong. Andyan na. Oy! Aba, tumatakbo pa talaga. Mukhang gusto nyo ng sakit ng katawan. Madali ang pinaikutan ng mga lasinggero ang dalawang magkaibigan. Pilit na inaagaw yung bitbit nilang tagtatlong kilong bigas tapos tilapia. Kuya Alexander, huwag ho yan. Para sa amin ho yan eh. Eh anong pakialam ko sa inyo? Pag hinini ko, ibigay nyo. O baka namang gusto nyong masaktan pa kayo. Tandaan mo, Primil, pati ikaw, Nabong, nabuhay kayo para sa amin, para maglingkod sa amin. Yabang mo naman, porke ikaw sigarita sa barangay, ganyan ka na. Pag ako naging sundalo, tatamaan kayo sa akin. Dahil sa sinabi ni Nabong, siya ang unang binugbog ng mga lasinggero. Sumagot din noon si Primil na kung sakaling sila'y papalarin na makapasok sa militar, babalikan nila ang mga manginom. Sa totoo lang, hindi magandang katwiran ang sinasabi nila. Magsusundalo sila tapos mangbubugbog ng mga tao. Siguro nasabi lang nila yun nang dahil na rin sa matinding galit na nararamdaman sa mga manginom, dahil na rin
sa paulit-ulit nilang gawain. Magsusundalo kami! Babalikan namin kayo! Babalik kami! Sinisigurado namin yan! Tinawanan na lang ng mga manginginom ang sinasabi ng dalawa. Importante sa kanila na agaw na yung mga bitbit nilang pagkain. Pag-uwi nila sa bahay, hindi nila inaamin sa kani-kanilang pamilya kung bakit sila puro sugat at warak-warak ang damit at salawal. Ayon na lang sa kanila, tinugis daw sila ng malaking aso dyan sa labas ng baryo. Kinabukasan muling bumalik sa palengke ang magkaibigan dahil meron pa silang isang araw ng pagtatrabaho. Kinahaponan, meron na silang bitbit na naman na makakain. Sa pagkakataon na yun, nakahanda na silang lumaban. Si Nabong ay meron dalang maliit na kutsilyo, habang si Primil meron namang hawak-hawak na mas mahabang kutsilyo. Talagang totodasin ko yung mga yan, Nabong. Hindi na makatao. Kapal ng muka. Sinasabi ba naman na nabuhay daw tayo para maglingkod sa kanila? Yaa mo na, basta pag lumapit. Gripuhan natin. Oo, sige. Nang papalapit na sa mismong inuman ang magkaibigan, napansin nilang ang mga manginginom ay merong pinalilibutan. Ano kaya yon? Eh ano pa? Malamang na meron na namang kinukutungan yung mga taong yan. Ay, maawa kayong mga binata! Wala akong maibibigay sa inyo! Paraanin niyo ako, mga binata! Anong paraanin? Hindi mo ba alam, hatanda? Kapag dadaan ka rito sa eskinitang to ay merong bayad. Wala akong ibibigay sa inyo eh. Binugbog nila Alexander at ng mga manginginom ang kawawang matanda. Pagkatapos noon ay iniwan nila itong walang malay. Agad naman itong pinulot ni Nabong at ni Primil at inuwi sa bahay. Wala talagang puso mga tao na yun. Ewan ko ba, bakit mga bantay-bayan di man lang nila sinasaway yung mga yun eh? Baka naman pati bantay-bayan natatakot sa kanila. Wala silang dapat na katakutan. Eh bakit katatakutan sila? Tao lang din yun eh. Nagulat na lang ang dalawang magkaibigan dahil nang muli nilang lingunin ang matandang natutulog sa kanilang papag, biglaan na lamang itong nawala. Maya-maya pa, yung grupo nila Alexander ay bigla na lamang nagtatakbuhan sa kadahilan ng hindi nila malaman. Napapaano kaya mga yun? Eh baka nakakita ng katapat. Baka nga. Agad na nakiisyoso ang dalawa. Inabutan nilang si Alexander ay nakaluhod sa matandang may hawak ng tungkod. Tama na ho. Tama na ho. Hindi ho ako makakilos. Hindi lang si Alexander ang nakaluhod. Meron pang apat na lalaki na animoy. Hindi sila makatayo dahil nga sa bigat ng kanilang katawan. Habang ang matandang lalaki naman, dinuduro sila nito ng hawak na tungkod. Masyado na kayong umaabuso. Hinayaan ko lang kayo kanina na gawin ang gusto nyo. Ngayon, masasabi ko sa aking sarili na dapat kayong parusahan. Sino ba kayo? Bakit nagawa nyo kaming palurin? Ako, si Gabrielo. Gabrielo? Oo. Mga bata pa kayo. Mga wala kayong kayang gawin sa buhay. Pero kayo-kayo pa ang siyang naghahari-harian sa maliit na baryo na ito. Ikaw, meron ka pa bang nabubuhay na ninuno? Meron ho. Sige, umuwi ka na. Itanong mo sa iyong ninuno
kung sino ba si matandang Gabrielo. Sabihin mo yung nakatira doon sa Burol. Burol? Ibig sabihin, kayo ang matandang kinukwento ng aking lolo. Alam mo pala, ngayon tapos na ang pangmamalabis nyo sa mga tao dito. Ano, sige, magsigsiwi kayo. Nang makatayo ang mga lalaki, napansin ng dalawang magkaibigan na lahat sila ay hirap sa paglalakad. Yung isa pa nga roon, humahakbang tapos hawak-hawak yung isang tuhod para maitapak sa lupa. Yung isa, para bang bakli yung bewang dahil nakatagilid. At yung isa naman, para bang hindi makita yung dinaraanan dahil nababanggan niya ang kanyang mga kasama. Agad na nilapitan ni Primil at Nabong ang nasabing matanda. Tatang! Ah! Ikaw pala, Nabong. Primil! Ha? Paano niyo ho nalaman ang mga pangalan namin? Alam niyo, mga iho, napahanga ako sa kabutihang loob niyong dalawa. Eh, Tatang, alam niyo, nagtataka kami sa inyo. Paano niyo nagawa yun sa mga lalaking yun? Para bang hirap na hirap sila sa paglalakad? Pakawari ko'y mukhang nabalian yata sila ng mga buto. Yung isa, nabulag yata yung mata. Eh, nabanggit niyo pa, kayo yung nakatira sa Burol. Ah, kung meron pa kayong nabubuhay na mga apong, na mga ninuno, ipagtanong nyo kung sino ba si Tandang Gabrielo. Gabrielo? Kayo ang matandang misteryoso? Yung sinasabing nagpapakita lang pag malapit na ang mahal na araw. Kayo po yun? Tama. Ako yun, iho. Kung ganun. Nabong, naiisip mo ba yung naiisip ko? Hindi eh. Ano ba yun? Hindi ba't gusto nating maging sundalo? Oo, bakit? Anong meron? Nabong, si Tandang Gabrielo, pwede natin siyang... Teka! Ano bang ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan eh. Magsusundalo tayo tapos si Tandang Gabrielo, ano? Hindi mo ba nagigets? Kahit na hindi tayo magsundalo, pwede pa rin tayo maging sundalo. Ano? Ang gulo mo eh. Ang ibig ko sabihin, kahit na hindi tayo pumasok sa pagiging sundalo, pwede pa rin tayo maging sundalo sa pamamagitan ni Tandang Gabrielo. Dahil siya, yung sinasabing matandang misteryoso na nagpapakita dito sa baryo kapag malapit na ang mahal na araw. Ang ibig sabihin ng kasama mong si Primil, pwede kayong maging sundalo sa pamamagitan ko, pero kayo yung klase ng sundalo na hindi lalaban sa mga rebelde, dahil ang kakalabanin nyo ay yung mga kalaban ng mga katulad namin. Ah, anong ibig mong sabihin? Mahina pala ang utak ng isang to, Primil. Ikaw na nga magpaliwanag. May tanong ko lang ho. Bakit parang hindi ho yata kayo tumututol sa sinasabi ko? Ano ho bang ibig sabihin yan? Tatanggapin niyo ho ba kami? Hindi naman porket nakapagpakita kayo sa akin na ang kabutihang asal ay dapat na kayong tanggapin. Kailangan malaman ko muna ang inyong kapanganakan. Sige ho. Meron ho bang pagsubok? Marami! Maraming marami. Sige, ganito. Pag-isipan niyong maigi. Bago magmahal na araw, pumunta kayo sa bahay ko. Teka lang ho. Tandang Gabrielo, paano namin kayo hahanapin?
hindi ba nga nagpapakita lang kayo kapag malapit ng magmahal na araw? Basta, pumunta kayo sa Borol kahit saang pwesto ron. Ako lang ang nag-iisang tao doon. Malalaman at malalaman ko kapag merong umakyat doon na mga bagong muka. Dahil marami akong tagapagbantay doon. Pag-isipan niyong maigi ang pagpasok niyo sa akin bilang isang mag-aaral. Ito ang tandaan niyo. Ang pagpasok sa buhay espiritual ay hindi biro. Iiwan mo ang lahat ng meron ka. At mahabang panahon kang magugugol, hinding-hindi ka pwedeng umuwi kahit na ano pang mangyari sa inyo. Po, kahit ano mangyari, halimbawa po, may emergency, ganon. Hindi ba kami pwedeng umuwi? Hindi, Nabong. Hindi ka pwedeng umuwi. Kasi alam nyo ba, kapag pumasok kayo sa akin at tinanggap ko kayo bilang disipulo, marami na kayong makakalaban. Alam nyo ba sa oras na ito, merong nakakakita sa atin nang hindi nyo nalalaman? Ano naman po kung merong nakakakita? Anong ibig nyo bang sabihin? Magiging delikado na rin ang buhay nyo pag nasama kayo sa akin. At yung nakakakita sa atin ngayon, yun yung taong matagal nang nagnanais na burahin ako sa mundong ito. Pero magpahanggang sa ngayon, hinding-hindi pa rin siya nagtatagumpay. Pag-isipan nyo. Pinag-isipan ng dalawang magkaibigan ang sinasabi ni Matandang Gabrielo. Sa unang gabi nila sa bahay nila ng pag-isipan nila yun, parehas malabo, parehas nilang hindi kayang iwan ang kani-kanilang pamilya. Kinausap ni Nabong ang kanyang nanay at tatay, parehas ang naging hatol, ayaw nilang maging mag-aaral ng nasabing matandang misteryoso na nagpapakita lang kapag malapit na ang mahal na araw. Ganon din ang naging hatol ng pamilya ni Primil. Mas marami pa raw mga importanteng bagay ang dapat unahin kesa sa mga ganon. At higit pa roon, kung sakaling aalis sila at hindi magpapakita sa loob ng mahabang panahon, tiyak na baka wala na raw siyang abutan na maski isang buhay sa kanyang nanay at tatay dahil nga matatanda na sila nung mga panahon na yun. Kinabukasan ng umaga, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkasalubong si Primil at si Nabong sa ilog dahil parehas silang naligo pero wala silang usapan. Oh, nung ginagawa mo rito? Ikaw anong ginagawa rito? Mas malapit yung bahay namin sa ilog. Gusto kong maligo eh. Di ako nakatulog kagabi. Nako, parehas tayo. Di ako nakatulog. Nagpaalam nga ako kay nanay at tatay eh. Ayaw. Pero, Primil, sa totoo lang, nakakaingan nyo yung matandang yun, no? Sipin mo ah, maliliit pa tayo nun. May kwento na patungkol sa matandang yun. Akalain mo, isa tayo sa mapalad na nakakita sa kanya. Tsaka alam mo ba, ayon sa aking mga lolo't lola, kung sino ang papakitaan ng taong yon, kung hindi swerte, malas ang ibibigay. Ayun, swerte ang binigay sa atin. Swerte? Swerte na ba yun? Para sa akin ha, kasi yung malas na binigyan niya, yung mga mayayabang na lasinggero. Teka ikaw, napag-isipan mo na ba? Oo, galit pa nga si nanay. Tsaka alam mo, may punto rin naman sila. Punto? Anong punto yun? Di ba nga, matanda na yung nanay at tatay ko. Kung aalis ako ng ganong katagal, baka nga naman hindi ko na sila abutan. Tsaka isa pa, hirap na sila sa paghahanap buhay. Mas kailangan ako rito, di ba? Oo nga eh. Hirap mamili. Nakapagtataka naman kasi bakit?
taon ba talaga pag-aaral ng ganun para maging katulad natin siya? Alam mo, Nabong, naguguluhan talaga ako eh. Wala naman sanang espesyal sa matandang yun. Di naman natin ikayayaman kung sakaling maging katulad natin siya, pero hindi ko mawari sa sarili ko eh. Bakit ba parang gustong gusto kong pumunta sa kanya at tanggapin yung ino-offer niya sa atin? Eh yun na nga. Swerte nga tawag doon. Eh malay natin kung sakaling maging katulad din natin siya, oh, baka magagamit natin yung kaalaman na yun para magpaangat ng buhay. Ano? Magpaangat ng buhay? Ano ka ba? Walang yumayaman. Pagka ganun. Meron! Wala. Eh kung gusto magpayaman ng matandang yun, eh bakit nandun pa siya sa burol? At ang malupit pa ron, kung sino mang pumupunta ron sa sinasabi niyang pag-aari niya, hindi siya nakikita. Mag-isip kang maigi. Tao ba talaga yung matandang yun? Baka naman. Ay. Gawa, alam ko yung iniisip mo. Eh, sino ba namang hindi mag-iisip? Pag ganun, di ba? Magpapakita pag malapit na yung mahal na araw. Pagkatapos nun, wala na. Di ba? Hindi kaya't. Wag mo nang ituloy. Kung ako lang yung tatanungin, wala akong pagdududa sa matandang yun. Oo, oh, maniwala ka. Malayong malayo sa iniisip mo, Primil. Di bale. Pag-isipan na lang uli natin, baka sakaling magbago pa yung mga isip ng mga magulang natin. Ah, sige. Isang gabi, bigla na lamang kumulog at kumidlat. Tapos ang nanay ni Primil ay parang sinasabayan ng sapi. Nay, ano nangyari sa inyo? Anak ko! Habang sinasabi yon ng nanay ni Primil, nakapikit ito tapos parabang nang gigigil. Maya-maya pa bigla na lamang itong dumilat at nang makita niya si Primil, hinawakan siya nito sa leeg tapos sinakal. Nagtataka si Primil kung bakit tila ba napakalakas ng kanyang ina. Kahit na napakalakas din ng ulan, kulog at kidlat at hangin, nagawa siya nitong ibalibag sa labas. Ganon din ang ginawa sa kanyang tatay. Hinagis din ito sa labas. At nung pagpasok nilang mag-ama sa loob, naroon na si matandang Gabrielo. Tatang Gabrielo? Kayo ho ba yan? Anong ginawa niyo sa nanay ko? Huwag niyo sabihin kayo ang sumapi sa kanya. Manahimik ka! Anong sumapi? Ako ang nagtanggal sa sapi dahil ang iyong ina ay merong nagambala dyan sa likuran. Hindi niyo ba alam na merong engkantong nakatira dyan sa likod? Sige, ihiga nyo na ang inyong ina. Magaling na siya. Ipinapangako ko sa iyo, Primil, na ang ina mo ay hindi na babalikan pa ng engkanto dahil ang engkantong yon ay pinaslang ko na. Ano hong sabi nyo? Totoo ba yan? Primil, alam kong alam mo na sa likod bahay nyo ay merong engkanto, malamang na naikwento na rin sa iyo yan ng iyong mga ninuno. Ikinagulat ni Primil ang mga sumunod na nangyari matapos nilang ihiga sa papag ang kanyang nanay. Si matandang Gabrielo ay bigla na lamang nawala. Saan napunta yun? Tay, saan napunta yung matanda? Eh, baywan ko. Hiniga lang natin yung nanay mo eh. Bigla na lang siyang nawala. Tay, siya ba yung sinasabing matandang misteryoso na nagpapakita bago magmahal na araw? Oo, siya yun. Alam mo anak, ayon sa mga bulong-bulungan, sa tuwing magpapakita matandang yon, kung hindi malas, swerte ang ibinibigay.
Dahil sa mga sinabi ng kanyang ama, muling inulit ni Primil ang nasambit niya nung nakaraan na kung papayag ba silang maging mag-aaral ni matandang Gabrielo. Una, itinanong ng kanyang ama kung saan ba nila hahanapin ang matandang yun dahil nga hindi naman ito nakikita kahit napuntahan mo siya sa Burol. Tay, sabi naman niya, kapag naplantya na namin ang lahat dito, basta magpunta lang kami ron. Dahil ayon sa kanya, lahat ng mga taong pumupunta sa Burol, nakikita at nalalaman niya dahil marami raw siyang mga tagapagbantay doon. Alam din ng tagapagbantay niya na kung sakaling masama ang plano ng mga taong pupunta ron, tiyak na itataboy nila ito at bibigyan daw ng mga karamdaman para hindi na bumalik pa dun sa Burol. Napag-isip-isip ng ama ni Primil na mukhang pwede dahil nga swerte ang dating nun sa kanila. Kinabukasan, nagulat na lamang si Primil dahil ang kanyang ina nang bumangon ay sadyang napakalakas ayon sa pag-aamin ng nanay ni Primil para daw bumalik sa pagkabata ang lakas ng kanyang katawan dahil hindi na rin ito hinihingal at hindi na rin nahihilo. Bigla akong bumalik sa pagkabata. Ang lakas ng katawan ko, anak. Hindi na ako nahihilo. Tapos, wala na rin hingal ko. Nay, magpatingin ho kaya tayo sa doktor. Ah, sige. Maging ang doktor ay nagtataka dahil nung nakaraang nanggaling sila ron, napakataas ng dugo ng kanyang ina. Nay, ibig sabihin, pinagaling kayo ni matandang Gabrielo. Pati yung bagay niyo, Nay, normal na normal. Kaya nga, anak, ay salamat sa Panginoon dahil dinanig niya ang aking panalangin. Nay, ibig sabihin lang nun na talagang totoong merong kaalaman at merong kakayanan si matandang Gabrielo. Nay, naalala niyo ba yung sinasabi ko na gusto kong maging sundalo? Kaya lang hindi kami natanggap ni Nabong dahil nga wala kaming sapat na pinag-aralan at wala kaming bakir. Nay, magiging sundalo rin ako, pero hindi sundalo ng gobyerno, sundalo ng lahat. Nay, pumayag na ho kayo. Pumayag na kayong pumasok sa kanya para maging mag-aaral niya ako, inay. Napakaswerte ni Primil dahil pumayag na ang kanyang mga magulang. Hindi rin naman tumutol ang kanyang ama dahil nga siya mismo ang nakasaksi kung paano nito pinagaling ang kanyang mahal na asawa. Dumako naman tayo kay Nabong kung anong himala ba ang ginawa sa kanila ni matandang Gabrielo. Yung tatay ni Nabong ay nagwawala nung isang gabi. Pinagwawalaan nito ang mga kapitbahay na mga mayayabang. Ayon sa kwento ni Nabong, pinagtulong-tulungan ang kanyang tatay, binugbog at yung isa pa nga, sinaksak ang kanyang tatay sa tagiliran. At nung akmang dadalhin na nila sa ospital ang kanyang tatay, pinigilan sila ni matandang Gabrielo. Nagpatulong lang ito na buhati ng tatay sa loob. Tapos pinalabas sila, maniwala kayo o hindi, nang sinabi ni matandang Gabrielo na pumasok na sila, bigla na lamang nawala iyong matanda. Bukod pa roon, yung buong kwarto ay punong-puno ng usok na napakabango. Tay? Tay, kinapakapa ni Nabong ang papag. Nakapa niyang nakahigaron ang kanyang tatay tapos nakahubad. Kinakapa rin ni Nabong ang tagiliran ng kanyang ama. Pero wala na itong sugat. Tay? Paano nangyari yun? Tay! Nung mga oras na yon, tulog na tulog ang kanyang ama. Tapos ang nanay niya pumasok ng kwarto at umiiyak dahil sa pag-aakala na patay na ang kanyang asawa.
Nay, boy si Itay, wala na siyang sugat, Nay! Ano bang sinasabi mo? Ako mismo, kitang-kita ko ng saksakin ng kapitbahay natin ng tatay mo. Nay, tignan mo kasi! Kapain mo! Napakasobrang himala ang ginawa ni matandang Gabrielo sa kanyang ama. At nang magising ito, maging siya ay hindi makapaniwala na wala na siyang kasugat-sugat sa katawan. Muling inulit ni Nabong sa kanyang mga magulang kung pwede ba siyang maging mag-aaral ni matandang Gabrielo para balang araw makatulong din sila katulad ng ginagawa ng matanda. Kinabukasan, nagkasalubong na naman sa palengke yung dalawa pero wala silang usapan. Hoy, Parmil, meron ako magandang balita sa'yo. Ako rin meron. Eh, mauna ka na. Di, mauna ka na. Kau na, mauna ka na. Ah, sige. Alam mo ba? Si matandang Gabrielo nagpunta sa bahay. Nung kumikidlat, kumukulog, may malakas na hangin. Eh, nung oras na yun, si nanay pala, sinasanay ba ng engkanto? Engkanto? Oo, doon sa may likod ng bahay. Diba? Nagkukwento ng tatay na meron doon engkanto ron. Eh, nakikita niya nga raw yun eh. Ay, tapos? Tapos, binalibag niya kaming dalawa ni tatay doon sa labas. Basang-basa nga kami ng ulan eh. Ngayon, pagpasok namin, si matandang Gabrielo, nandun sa loob. Hindi namin nakita kung paano niya pinagalingan nanay. At ang pinakamalupit pa ron pare, gumalingan nanay na wala yung sakit sa baga niya tapos, ano eh, hindi na siya nahihilo. Oo, paano nangyari yon? Nagpatingin ba kayo sa doktor? Oo, kinabukasan. Nagpatingin kami sa doktor, alam mo ba? Wala nang sakit ang nanay. Kaya yun, pumayag na si nanay at tatay na maging mag-aaral ako ni matandang Gabrielo. Ah, o paano ako naman? Mas malupit ang kwento ko sa'yo. Paano malupit? Kaya mo bang higitan yung kwento kong makatotohanan? Oo naman, mas malupit. Oo, sige nga o. Kwento mo nga sa akin. Ganito, si tatay kasi nung nakaraang gabi, nagwawala, eh mayayabang yung mga kapitbahay ko eh. Hoy, tapos? Ayun, nasaksakan tatay sa tagliran. Nung dadalhin namin sa ospital, eh nakakagulat. Si tatang Gabrielo, nandoon, pinipigil kami. Huwag daw dalhin sa ospital, pagagalingin niya raw. Pare, pagpasok namin sa loob ng bahay, talaga namang punong-puno ng usok tapos kinakapa ako si tatay sa papag. Ngayon, yung sugat niya sa tagliran wala na. Oh? Talaga? Oo. Kung ganun, siguro sinadya ni Tatang Gabrielo na bantayan yung mga mahal natin sa buhay para siya mismo ang magsasabi na pumayag na sila na maging mag-aaral tayo nung matanda, diba? Tsaka pinag-adya na rin ang panahon na mangyari yun. Eh alam mo ba, pumayag na sila. Eh ano, anong plano natin? Kailan tayo pupunta sa Borol? Medyo malayo yun eh. Eh ano kung malayo? Oh, mapanghinaan ka ba ng loob? Di naman. Pero syempre gusto kong pumunta ron na meron tayong bit-bit na pera. Pera? Anin natin pera? Pera, pambili ng pagkain. Sa palagay ko, hindi kumakain ng pagkain natin yun eh. Ano? Bakit naman hindi? Eh, palagay ko lang, iba kinakain ng matandang yun. Isipin mo ah, matanda na yun eh. Pero buhay pa magpahanggang sa ngayon. Malalaman natin yan bukas na bukas. Pumunta tayo ng Borol at alamin natin. Ah, sige! Nagkasundo si Primil at si Nabong ng araw na yon. Kinabukasan, bitbit na nila ang mga naglalakihang bag. Medyo maramdamin pa ang paghihiwalay nila ng kani-kanilang mga mahal sa buhay. Si Primil inakap-akap ng kanyang nanay at tatay
at umaasa ito na hindi tataas sa 5 taon ang pag-aaral niya ng lihim na karunungan at muli itong magpapakita sa kanilang tahanan. Ganon din si Nabong. Umaasa rin ang kanyang mga magulang na pauwi-uwi ito para sila'y madalaw at kung sakasakali mang ano ang mangyari, malalaman at malalaman ni Nabong ang sitwasyon. Alam mo, Primil, nahirapan akong humiwalay sa kanila eh. Eh gusto nila eh, uuwi-uwi raw ako. Eh di ba nga sabi ni Tatang Gabrielo? Eh wag daw. Kaiyakan pa sa bahay. Parehas lang tayo, Nabong. Nagkaiyakan din sa bahay. Kundi nga ako kumawala sa pagkakaakap kay nanay at tatay. Eh ba, ayaw akong bitawan. Pero sabi ko sa kanila, babalik ako. At aasahan ko rin na sa pagbabalik ko, aabutan ko pa sila. Tsaka isa pa ron, ang pinakamatindi. Sa pagbabalik ko, isa na akong sundalo. Hindi basta sundalo, sundalo ng Panginoon. Alam mo ba, nung sinabi ko yun, Nabong, tuwang-tuwa nanay ko. Magiging proud daw siya sa akin. Aba, parehas tayo, tara na. Baka tayong dalawa pa magkayakan dito. Halos 6 na oras na papaakyat ang iginugol ng 2 magkaibigan bago marating ang burol. Lawit ang kanilang dila at punong-puno sila ng pawis pag-ahon nila sa burol. Hirap? Anong mahirap? Pagsubok lang to. Tsaka isa pa, paanong di tayo mahihirapan? Tignan mo naman, bigat-bigat ng dala natin. Ano bang naman ng bag mo? Eh, sapatos, damit, pangporma, pabango, sabon, shampoo. Tapos siyempre, nagparte ako ng 1 tandang. Nilagay ko sa tupperware, baon, tsaka siyempre, 7 kilong bigas. Aba, dami niyong bigas ah. Eh, ikaw ba, anong dala mo? Magkasing laki lang tayo ah. Eh, ano pa, parehas lang tayo. Ang pinagkaiba natin, hindi panabong ang dala ko. Eh ano yan? Eh ano pa? Dumalagang manok. Eh sabi ng tatay, dalhin ko na raw yung dumalagang manok namin. Baka raw kasi sa iba pa mapunti. Eh di iba pa makikinabang, di ba? Ayos yun ah. Habang nagkukwentuhan sila sa mismong burol, naramdaman ng 2 magkaibigan na parabang may nagmamasid sa kanila. At ganun, tumataas yung balihibo ko, pare. Masanay ka na, di ba nga sabi ni Tatang Gabrielo, dito daw sa pag-aari niya, marami daw tagapagbantay. Malamang natiktikan na tayo ng mga yun. Malamang nasinusumbong na tayo. Ayaw mo ba yun? Oh, pupuntahan tayo rito ni Tatang Gabrielo pag nalaman niya, di ba? Ewan ko ba? First time ko kasi ito eh. Iba yung takot ko eh. Iba yung kaba. Hindi nga nagkamali ang iniisip ng 2. Maya-maya pa si Matandang Gabrielo ay dumarating na. Si Tatang yun ah. Tatang! Oo nga. Tatang! Kami ho ito. Mainam naman dahil pinayagan na kayo ng inyong mga mahal sa buhay. Ngayon, handa na ba kayong magsimula? Ngayon po mismo? Ngayon mismo, Primil. Ikaw, Nabong. Sige. Andito na kami. Sige. Ang unang pagsubok. Kailangan hanapin nyo ang aking tahanan. Pangalawa, hanapin nyo ang aking kaibigan. Tatang, sinong kaibigan? Narito si Kanole at siya ang nagsabi sa akin. Ibinulong niya sa hangin na dumating na raw ang 2 bagong mag-aaral.
Nole? Sinong Nole? Shhh! Huwag kang bastos. Dapat ang itawag nyo sa kanya, Kanole. Ang ibig sabihin nun ay kapanalig. Paano po kung una namin siyang makita bago yung bahay? Tuturo niya po ba sa amin yung bahay nyo? Hindi. Natitiyak ko sa inyo na hindi nyo siya makikita hanggat hindi nyo nakikita ang aking tahanan. Hala sige, humayo kayo. Libutin nyo ang buong pag-aari ko. Pag nakita nyo ang aking bahay, isunod nyong hanapin si Kanole. At hinding-hindi nyo pwedeng ibaba ang mga mabibigat nyong gamit. Ang sino mang magbababa at maghahanap nang hindi bitbit ang inyong mga pag-aari ay hindi ko tatanggapin ng maluwag sa aking sagradong tahanan. Ano? Tatang naman! Taas baba tong lugar na ito eh! Hirap na hirap po kami. Nabitbit tong mga gamit namin tapos pahahanap mo sa may bahay mo ng bitbit namin to, madilim na! Siya nga naman tatang, baka pwedeng ibaba ito. Ha! Kung sa unang pagsubok pa lang ay sumusuway na kayo pues, ngayon pa lang sasabihin ko sa inyo. Ay, huwag naman ho tatang. Sige, hahanapin namin bahay nyo, walang magbababa. Diba? Oo tatang, kaya namin yan. Ikaw naman eh, di ka na mabiro. Tinutuo ng dalawa ang kanilang sinasabi. Yung buong pag-aaring burol ni Matandang Gabrielo ay kanilang sinuyod. Kaya lang, hindi nila magawang maghiwalay dahil nag-aalangan sila na kung ano man ang mangyari, malalaman nila parehas. Alam mo, Primil, para ako nagsisising dinala ko tong mga to eh. Uy, bakit naman? Eh baka mapanis tong manok dito eh, yung tandang. Mapanis? Oo! May dala ka bang kaldero? Meron! Eh paanong mapapanis yun? Eh dilutuin natin. Teka, bakit? Kasama ba sa usapan nakakain tayo habang hinahanap natin yung bahay ni Tatang Gabrielo? Eh hindi. Eh siguro naman eh, nararamdaman niya na nagugutom na rin tayo. Kaya pwede tayong kumain, di ba? Hehe, o nga no. Tara, kain tayo! Nagluto yung dalawa sa loob ng kagubatan. Pagkatapos noon ay agad silang kumain, kaya lang nagulat sila nang iwan nila yung kaldero at kaserola at nang muling lingunin, wala na yung kanin at ulam. Pare, dadalawa na lang tayo rito. Naggugulangan pa tayo. Primil, labas mo na yung pagkain. Bitin pa ako eh. Baliw ka ba? Anong ilabas? Sabay tayong kumuha. Sabay tayong tumambay dito sa putol na puno. Tapos pagbibintangan mo ko na ako kumuha. Eh sino pa bang kukuha nun? Dadalawa lang tayo rito. Huwag mo na akong gulangan. Total yung tandang ko naman tsaka yung bigas ko naman ang niluto. Ano ka ba? Wala akong kinukuha. Ang bilis ko naman. Primil, bitin pa ako, alalahanin mo yan. Teka nga, sandali nga nabong. Eh di ba nga, maraming nakatira dito. Eh baka sila kumuha. Ano ka ba? Eh mga elemento bantay na yun eh. Kumakain ba ng kanin at manok yun? Oo nga no. Kakatawa naman tong nangyayari sa atin. Pero promise, hindi ko ginalaw yung pagkain natin. Kung ano'y kinuha ko, yun lang. Ilabas mo na, Primil. Magwawala ako rito. Sabi ko sa'yo, di bale sana kung sa'yo yung niluto natin eh. Di ako magsasalita. Ay kung sa akin nawala, malamang magsasalita ako. Dahil sa ayaw ilabas ni Primil yung pagkain, sa pag-aakala ni Nabong na siyang nagtago, nagbuno patuloy yung dalawa. Nagulong-gulong sila papaibaba hanggang sa masalalak sila sa mga puno. Maya-maya pa, natigilan sila dahil sa salitang, "Kumilos na kayo! Ah! Ang aking mga tagapagbantayang kumuha ng pagkain. Hindi ba kayo natutuwa dahil merong nagsha-share ng pagkain sa kanila?" Sino ba yan?
iparang si Tatang Gabrielo. Eh, nasan yun? Ewan ko. Sabi ko sa iyo eh, di ko naman kinuhi pagkain. Ibig sabihin, yung mga tagapagbante rito ang kumain. Ganun pala. Pasensya ka na. Nagsugat kaya. Ayos lang. Hirap mo kasing kausapin eh. Sa pagkakataon na yon, itinabi nila ang mga kaldero at kanin. Muli silang naglakad-lakad, baka sakaling makita na nila ang bahay ni Matandang Gabrielo. Inabot na sila ng madaling araw. Sadyang hindi pa rin nila makita yung bahay, hanggang sa sinabi ng dalawa na sila'y susuko na. Suko na ako. Papagod na ako. Papagod na ako, Primil. Ako rin. Ayoko na. Unang pagsubok pa lang. Hirap na tayo. Siguro naman pwedeng matulog. Tulog muna tayo. Abayaan muna natin sila. Makikita rin natin sa araw yung bahay na yan. Nang makatulog yung dalawa, halos parehas sila ng panaginip. Nandoon daw silang dalawa nakahiga, tapos merong mga naglalakihang tao ang nakapalibot sa kanila. Uy! Primil! Tignan mo yun, no? Lalaking tao na mga to. Teka, tao ba to? Ba't yung isa iisa yung mata? Tapos yung isa tao ng tawa? Yung isa, may bitbit pang kalabaw. Ano yun? Dahil sa takot nila sa kanilang panaginip, bigla silang nagising. Kala ko totoo na. Alin? Panaginip lang pala. Yung ano? Iba. Nakahiga raw tayong dalawa rito. Napalibutan tayo ng mga malalaking tao. Yung isa ay isa yung mata. Tapos yung isa, tao ng tawa. Tapos ang malupit pa ron, yung isa, may bit-bit pang kalabaw. Nako, parehas tayo ng panaginip. Pumapasok ka sa panaginip ko, no? Di, no? Baka ikaw ang pumapasok sa panaginip ko. Ikaw ang pumapasok, hindi ako. Alam mo, nagtataka talaga ako eh. Puno ng hiwaga tong lugar na to. Eh di ba? Sabi nga ni Tatang Gabrielo, yung bahay niya sagrado. Gaano kaya kasagrado yun? Ano kaya meron dun? Puno kaya ng ginto yun? Palagay mo? Eh ba ewan ko? Di pa ako nakakapasok sa bahay na sagrado. At kung usaping sagrado, malamang wala nang masasagrado pa sa simbahan. Sabagay. Pero anong oras na kaya? Ewan ko. E kinagulat ng dalawang magkaibigan dahil papasikat na pala ang araw ng mga oras na yon. Dahil kasi sa kapal ng mga dahon ng puno, halos hindi tuloy mapasok ng liwanag yung kanilang pwesto. Tara na, may araw na. Imposibleng sa loob ng maghapon, hindi natin makita yung bahay ng magiging guro natin. Excited ako! Tara na, Nabong! Muli nilang hinanap ang nasabing bahay. Kaya lang inabot na sila ng tanghali, hindi pa rin nila ito matagpuan. Nabong, luto muna tayo. Aba, yung sa'yo naman, wala na yung akin eh. Sige. Sa pagluluto nila ay napansin nilang parang umuunti ng umuunti yung niluluto sa kasirola. Tapos yung tubig ay bigla na lamang mabilis ang natutuyo, samantalang hindi pa naman masyadong sinasabawan yung kanilang niluluto. Ano ba naman to? Ba't nababawasan yung manok? Kanina binilang ko yun eh. 10 pirasong malalaki yun eh. Ngayon 4 na lang. Tumalikod lang ako saglit para umihi. Sa tono ng pananalita mo, parang pinagbibintangan mo ako, Primila. Eh sino pa ba? Baka nakakalimutan mo. Merong mga nakatira dito. Maglalagay ka kasi ng tubig. Di mo pa dinamihan. Ayan, natuyo. Ulitin na nga natin. Lagyan mo ng tubig. Pagkatapos lagyan ng tubig, tumingin lang yung dalawa kung saan merong nabakling puno
Tapos paglingon nila sa niluluto, dalawang piraso na lang yung ulam. Tapos yung kanin, natira, tig isang kutsara na lang. Nako, kakaiba naman tong mga tagapagbantay dito. Bakit naman ganun mga kaibigan? Bakit naman ganun? Hindi ba pwedeng sabay-sabay na lang tayo kumain? Ba't kailangan nyo pa kaming dukutan? Alam nyo, sa lahat ng ayoko, yung pinagnanakawan ako eh. Kakatawa naman, Primil. Pagkatapos nilang kumain, nagbalak muna silang matulog. Naglatag ng kumot, tapos ng banig at unan. Nagulat ang dalawa pagkagising dahil wala na yung kumot, unan at banig. Tapos yung mga damit nila ay bigla ring nawala. Para tayo ninakawan na. Saan napunta yung mga yun? Bakit tayo nakahubad? Hindi ko man lang naramdaman sino naghubad sa akin eh. Parehas lang tayo. Wala na rin banig ko eh. Palagay ko, Primil, ipinagbabawal doon sa pagpasok sa sagradong bahay ni Tatang Gabrielo lahat ng dala natin. Napansin mo ba pati yung kalderong pinaglutuan natin nawala? Huh? Nasaan na yun? Naku! Yari ako kay Tatay. Mahal na mahal niya yung kaldero na yun eh. Isa sa kayamanan namin, yung kaldero at kaserola na yun eh. Mana pa namin yun sa ninuno namin. Naka, pati pala yung akin nawawala. Nandito lang yun sa may bag ko eh. Patay, yun lang din ang kayamanan namin. Nang mapag-isip-isip ng dalawa, na ipinagbabawal nga ang lahat ng dala-dala nila, naisip nilang iwanan na lang yun sa isang tabi at mag-focus na lang sa paghahanap kung saan ba makikita ang bahay ni Matandang Gabrielo. Umabot na ng hapon pero hindi pa rin nila makita ang bahay. Palagay ko pare, nuloko tayo matanda na yun. Bakit naman? May bahay kaya talaga rito yun? Eh halos naikot na natin tong pag-aari niyang burol. Wala pa rin eh. Eh doon sa kabila ron, di naman kanya yun eh. Di ba? Kaya nga pare, maloko tayo noon. Uwi na tayo. Ayoko. Ba't ako uuwi? Basta ako, naniniwala ako na walang bahay dito yung matandang yun. At kung meron man, baka nakabaon yun sa lupa. Bigla na lamang nahulog sa lupa yung dalawa. Hindi pang parabang kinain sila ng lupa. Bulag tayong dalawa sa buhanginan. Ang alikabok, saan ba tayo? Parang nahulog tayo sa patibunga. Psst, kamingay. Ano? Ano yun? Huwag kang maingay. Bakit? Ano yun? Ha? May nagtatawanan. Isang matanda, tsaka isang binata. Saan ba nanggagaling yun? Ang dilim. Gumapanggapang yung dalawa hanggang sa makapa nila yung maliit na butas. Yung butas na kasing bilog lang ng drum at pwedeng pwede silang magsabay. Nang marating nila yung dulo, dito nila napagtanto na yun na pala yung nasabing bahay ng Matandang Gabrielo. Inabutan nilang nagtatawanan ang dalawang tao sa loob. Maya-maya pa, napansin nung binata na meron palang nakapasok. Oh, kapanalig, ito na pala yung dalawang inaantay natin eh. Ay, mainom naman at napasok nyo ang aking bahay. Tatang Gabrielo, kayo ba yan? Ba't ang dilema? Walang ilaw. Ito pala yung bahay nyo. Di nyo man lang sinabi sa amin na nakabaon pala to sa lupa. Eh nahulog pa kami sa patibong bago namin mahanap tong bahay nyo. Kaya ho, kahirap naman ho ng dinanas namin. Hindi nyo sinabi na nakabaon pala sa lupa yung bahay nyo. Alam nyo ho ba, lahat ng bitbit namin wala na. Dahil yon ay mahigpit na ipinagbabawal dito sa aking tahanan. Ganun naman po pala eh. Kaya pala sabi nyo, dalhin namin. Ang pinaka-purpose pala noon,
mabigyan yung mga tagapagbantay nyo kasi kusa nila kaming ninanakawan. Ganun ba, Nabong, Premil? Eh, pasensya na kayo. Sinadya ko yun para nang sa ganun, pakinabangan ng mga tagapagbantay ko ang inyong mga dala dahil hindi nyo naman yan pakikinabangan dito. Talaga po? Oo, totoo yun. Siya nga pala ang aking kaibigan, si Kanole. Ngayon, nakalampas kayo sa unang pagsubok, kaya't kayo ay gagawaran ni Kanole ng mutya ng lupa. Mutya ng lupa? Ano ho yun? Kaya nga, ano ho ba yun? Anong edad mo na, Premil, Nabong? 18 ho. Ikaw, Nabong? 18 rin po. Lampas na yata sa edad. Tama ba ko ron, Kanole? Oo, kapanalig. Hindi na sila pwedeng baunan. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay hindi na sila pwedeng pamanahan ng mutya. Kung ganun, mapalad pa rin kayong dalawa. Dahil bibigyan pa rin kayo ng mutya ni Kanole. Nabong, halika, lumapit ka rito. Ano po yun, Kanole? Para sa ito, mutya ng kidlat. Ngayong meron ka niyan, magtataglay ka ng pambihirang lakas at bilis, tapos ng kabal. Iginagawad ko sa ito sa ngalan ng aking pagbabasbas at sa ngalan ng aking mga gabay na siyang sumusuporta sa mga mutya na siyang ibibigay ko sa inyo. Talaga po? Sa akin na po ito? Oo. Merong basbas ng aking mga gabay ang pagbibigay niyan sa inyo. Halika, Premil. Kunin mo ito. Sa ngalan ng aking mga gabay, ito ay ipinamamana ko sa iyo nang walang halong pag-aalinlangan dahil ikaw ay nararapat dito sa mutya ng kidlat, Premil. Nang matanggap yun ng dalawa, naramdaman nila sa kanilang sarili na biglang nawala yung pagod. Tuwang-tuwa sila dahil nang matapos nila ang pagsubok, meron agad silang gamit na maaari nilang pakinabangan. Maraming salamat po, Kanole, dito sa ibinigay nyo sa aming mutya. Teka, Tatang? Asya nga pala, magmula ngayon, huwag nyo akong tatawaging Tatang. Guro ang itawag nyo sa akin. Guro? Oo. Guro ang itawag nyo sa akin magmula ngayon. Dahil ako ang magiging guro nyo sa pag-aaral ng lihim na karunungan. Guro, di ba sabi nyo pag nahanap namin yung bahay nyo, isusunod naming hanapin si Kanole? Tama ka. Hindi ba't? Nang makita nyo ang aking bahay, si Kanole agad ang nakita nyo dahil nakatalikod siya sa pwesto nyo. Ibig sabihin, hindi na kayo pinahirapan ni Kanole na hanapin siya at alam ni Kanole yung mismong hirap nyo sa paghahanap ng aking sagradong tahanan. Ay, matanong ko lang po, Guro, ano ho bang ibig nyong sabihin sagrado? Ito na ho ba'y tinatawag na sagradong bahay? Eh kung titignan ho ito, napakadilim eh. Kung di pa kayo magsindi ng sulo, sa bawat sulok, wala kayong makikita. Yon ang akala mo, Premil. Makikita mo pag sinindihan ko ang mga sulo. Sinindihan ng kanilang guro ang nasabing sulo. Nagulat na lamang sila dahil ang dami-dami palang nakadisplay na kung ano-ano na mga santo sa loob mismo ng sinasabing bahay na sagrado. Hindi lang mga santo, marami pang kung ano-anong klaseng dahon, kahoy na pangontra sa kanilang makakalaban. Ito na ho ba'y sinasabing sagrado? Kaya nga po, ito na po ba yun? Oo, ito na yun. Wala nang iba. Kaya ko tinatawag na sagrado ang aking tahanan dahil kahit na isang kalaban ko ay wala pang nakakapasok dito
kahit mataas na uri ng aswang at ng mga naninirahan dyan sa ilalim. Sa pamamagitan nun, matatawag ko ng sagrado ang aking tahanan. Tama ba ko ron, Kanole? Eh kung yun ang paniniwala mo, kapanalig, hindi kita kukontrahin dun. Yan ang gusto ko sa'yo. Okay, yung dalawa. Total, mukhang wala na kayong ligo. Pumunta kayo dun. May tumutulo na tubig sa likod ng batong yon. Pwede kayong maligo. Eh paano pa ho kami maliligo? Wala na po kaming damit. Siya nga naman ho, tatang. Anong tatang? Guro. Yung mga damit po namin, naiwan po roon. Kasi nga bawal yun dito. Eh ngayon po, paano ho kaming maliligo? Wala ho kaming maisusuot. Basta pumunta kayo roon sa likod. Nakagayak na roon ang inyong mga isusuot. Sige ho. Pagpunta roon ng dalawa, nakita nilang merong mga gusgusin na damit at salawal. Ito? Ito susuot natin? Eh sabi. Nako! Hindi lang gusgusin ang tawag sa atin dito. Mukhang basura pa. Nako. Huwag ka na nga magreklamo dyan. Tara na! Pagkatapos maligo ng dalawa, pumunta agad sila sa nasabing guro at kay Kanole. Hindi nila nakitahan ito ng kung anumang reaksyon, basta't ang sinabi lang ng kanilang guro, magmula ngayon, yan at yan lang din ang kanilang isusuot kahit na sila'y maligo. Ano? Guro? Ito ang isusuot namin? Oo, may reklamo. Wala po. Pero kung tumagal kami rito ng ilang taon, edi nasira na to. Alam mo, Nabong, yung suot-suot nyo ay halos isang siglo ko nang ginagamit. Po, isang siglo? Teka, uy, ano ba yung ibig sabihin ng isang siglo? Ewan ko. Tanong mo kaya kay Guro. Ang ibig sabihin ng isang siglo, isang daang taon na ang nakakalipas. Isang daang taon? Ibig sabihin? Kayo ay... Baka hindi kayo naniniwala. 600 taon na ako. Po? Mahirap paniwalaan, di ba? Pero totoo yun. Dahil sa mga sinabi ng kanilang guro, hindi na naman sila makapaniwala. Meron bang taong nabubuhay ng ganong katagal? Pero kung tatanungin mo ang kanilang guro, pagdating sa mga historia ng ating bansa, marami siyang kayang isagot at yung iba pa nga, wala na silang pwedeng itanong dahil nga lahat ay nalalaman ng nasabing guro nila. Kapanalig, o paano? Hindi na ako magtatagal. Dadaanan ko pa yung mga ibang kapanalig natin dahil humihingi sila sa akin ng karagdagang gamit. Sige, kapanalig na Nole. Ako na ang bahala rito. At kung ano man ang mangyari, hihingi ako sa iyo ng tulong. Alam mo naman ang iyong kapanalig na si Gabrielo, sobrang tanda na. Pero... pakiramdam ko naman, may tatagpos ko pa ang buhay ko bago man lang makapagtapos ng pag-aaral ang dalawang bago kong disipulo. Sige, kapanalig. Inuulit ko sa iyo, ha. Kung sakaling muling magpapakita sa iyo si Duwayan, huwag kang magdalawang isip. Tawagin mo ako. Ora mismo, ipapadala ko ang isa sa aking wisyo para tulungan ka. Sige na, kayong dalawa naman, Primil, Nabong, good luck. Salamat po, anong pangalan po ninyo? Ako si Kanole. Ah, Kanole, salamat po, mag-iingat po kayo. Maraming salamat po rito sa ibinigay nyo sa akin, Kanole. Mag-iingat po kayo. Pag-alis ni Kanole, inutusan agad ng kanilang guro yung dalawa
na isarado ang dumadaloy na tubig. Ano? Guru naman, e paano namin gagawin yun? Eh lakas ng tubig dun eh. Siya nga naman guru, ano to pag subok na naman po uli? Ay nako, hindi pa kasi tapos magsalita ang inyong guru. Isarado nyo ang dumadaloy na tubig. Pumunta kayo sa itaas. Merong malaking bato ron. Daganan nyo para hindi na umagos ang tubig. Teka guro, saan ba yung daan dito papalabas? Wala akong makitang hagdan eh. Siya nga naman guro, paano kami lalabas dito? Eh aba, hanapin nyo. Hanapin? Nakalimutan nyo na ba kung paano kayo napunta rito? Eh nahulog po kami. Oh, ay ayun naman pala eh. Ibig sabihin, yun din ang daan papalabas. Hindi ba't dun din gumawa si Kanole? Opo. Ah, sige, halikayin dalawa. Sumama kayo sa akin. Ikinagulat ng dalawa dahil muli silang bumalik kung saan ba sila nahulog. Yun palang mismong pintuan. Kailangan mahulog muna sila roon kapag hindi nila kabisado. Pero ang totoo noon, meron palang isang pinakahagdan na gawa lang sa kahoy na pinakamatibay na hindi basta kayang kainin ng anay kahit lumipas ang mahabang panahon. Eto lang pala daan? Hagdan? Diyos mio naman, nagpakahirap-hirap tayong hanapin yung bahay ni Guro. Eto lang pala daan? Paglabas nila, doon mismo sa gilid ng isang napakalaking puno kung saan merong ugat na korting pintuan. Guro, parang pintuan pala to. Eh buti di kayo natatagpuan dito ng mga masasamang loob. Alam mo, kung matagpuan man ng masamang loob ang pintuan ng aking bahay, aba, maraming haharang sa kanila. O tara, eto yung sinasabi kong bato. Ito? Laki na ito ah! Halos kasing laki ng bahay namin tong bato namin. Ay, natin pala. Paano natin to isasarado dyan? Tsaka teka, saan ang gagaling yung tubig? Yumuko ka. Ayun! Ayun pala yung tubig eh. Ibig nyo sabihin, pag nilaglag namin tong malaking bato na to. Pero teka, paano natin tutulak tong laki na to? Kailangan nyong magpalakas. Sa bagay, meron na kayong mutya ng kidlat. Sige, testingin nyong itulak. Sabay kayong dalawa, ibigay nyo ang sapat na puwersa. Nagawa ngang itulak ng dalawa yung malaking bato sa nasabing sarahan, dahilan kung bakit huminto yung tubig. Ngayon ang iniisip ng dalawa, paano nila matatanggal doon ang bato na yon kung sakaling kakailanganin nila ng tubig. Paano nga ho yun? Paano namin matatanggal tong bato na to? Huwag nyo sabihing magmumula kami sa ilalim at itutulak to pangat. Ay, mga bata, huwag nyong kakalimutan na ngayon ay nasa mundo na kayo ng espiritual. Nang dahil doon, walang imposible. Lalo na't meron na kayong mga mutya ng kidlat. Ang mutya na yan ay nanggaling sa pinakamalakas kong kapanalig. Eh, kapanalig niyo po pala yung si Kanole. Eh, bata pa nun ah. Kahit nasabihin mong bata yon, marami nang nakalaban yon. Mga matataas na uri pa. Pero lahat ng mga yon ay kanyang nalampasan sa tulong ng kanyang mga gabay. Ah, sobrang hiwaga pala talaga ng buhay ng taong yun, no? Parang kayo po pala, guro. Talaga? Sinabi mo pa. Eh, guro, ano bang una natin gagawin? Ano pa? Pagsubok uli. At kapag nakita kong malalampasan nyo ang pagsubok na yon, ako mismo ang maggagawad sa inyo ng panibagong gamit at kailangan nyo lang subukin ang inyong mga gamit. At syempre importante rito, araw-araw tayong nagdarasal. At nang sa ganon tayo kalugdan at hindi tayo pabayaan. Naiintindihan nyo? Pabayaan po nino. O din nino pa? E din ng Diyos, siyempre. Ikaw naman, hina ng ulo mo. Magaling, Primil.
naintindihan mo ang ibig kong sabihin. Ah, yan po ako magaling, guru. Lumipas ang isang linggo. Nabigyan na sila ng tig-isa pang tangan. Tapos araw-araw, nagdarasal sila sa salitang Latin. Ang pakiramdam ng dalawa, bakit para bang ang laki ng pinagbabago ng kanilang isipan kaysa nung dati? Mas lalo silang nagiging positive kapag ang kanilang guru na ang nagsasalita. Isang hapon, sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lamang bumuhos ang napakalakas na ulan. Hindi makatulog yung dalawa dahil nga sa lakas ng ulan. Iniisip kasi nilang baka mapuno ng tubig ang kanilang tahanan. Kakatakot! Permil! Kaya nga eh. Ano kayang ginagawa rito ni Guru pagka ganyang umuulan? Guru? Matulog na kayo. Eh Guru, hindi ho kami makatulog. Bakit? Eh Guru, itong bahay nyo baka mapuno ng tubig. Tubig? Huwag kayong mag-alala. Hindi mangyayari yon. Eh, bakit naman po? Eh diba, yung tubig pababa ng lupa. Ano? Ibig ko sabihin yung tubig tatama sa lupa. Eh dun po sa may labasan dun, yung merong hagdan, papasok po yung tubig dun. Baka mapuno itong bahay nyo. Ah sige sige, ganito. Para mawala ang inyong pag-aalala, akin na yung tangan-tangan mo. Ako po? Oo, akin na yan. Tignan mo to. Halika, pumasok tayo sa lagusan. Ah, tamang papasok ang tubig dito. Ha? Pero tandaan mo itong palatandaan. Ilalagay ko rito ang isa sa tangan mo. Ipinapangako ko sa iyo, kahit isang buwan pang umulan, hindi papasok ang tubig dito at hindi tataas ang tubig na yan hanggang dyan lang yan. Ha? Ibig niyong sabihin, itong ibinigay niyo sa akin tangan, haharangan yung tubig? Aba, siyempre, kasama ang mga gabay. Sige po. Ah, sige, matulog na tayo. Inabukasan, malakas pa rin ang ulan. Inutusan ng kanilang guro yung dalawa na tignan ang nakasabit na gamit. Maniwala kayo o hindi, hindi man lang umabot doon yung tubig kahit nasabihin na napakalakas ng ulan. Paano nangyari yon? Ewan ko. Talaga nga namang nakakahanga. Grabe. Hindi ako makapaniwala. Ay! Dalian niyang dalawa at kakain na tayo! Kakain na raw. Napapansin ko no, palagi tayo gulay. Di tayo kumakain ng karne. Eh ayaw kasi ipahuli ni Guro yung mga gumagalang pwedeng makain dito sa gubat. Eh sabi nga niya, diba? Hindi natin pwedeng galawin ng mga yun. Kasi may sariling buhay din yun eh. Kumbaga sa madaling salita, nanghihinayang siya sa mga buhay ng mga pwedeng kainin dito sa kagubatan kahit nga ibon eh. Hindi natin pwedeng galawin. Ah, tama kayo. Hindi natin pwedeng galawin ng anumang may buhay na gumagalaw dito sa pag-aari ko. Magtiis tayo sa puro gulay, tapos sa mais. Eh, Guro, medyo sumasakit na itiyang ko eh. Eh, ano naman? Nagsasawa ka na ba? Eh, hindi po. Ba't naman ako magsasawa? Sarap-sarap nga ng gulay, pampalakas ng katawan. Alam mo, Nabong, isa sa sikreto ko ang pagkain ng gulay. Sabihin na nating matanda na ako sa inyong paningin dahil nga 300 taon na ako, pero ang aking katawan, malakas na malakas pa rin. Ah, yung pala sikreto. Nilagang gulay, araw-araw? Ah, yan din ang kakainin nyo. Kaya nga bawal dito yung mga dala nyo. Naintindihan nyo ang dalawa? Yung pala, kung hindi talbos ng kamote, talbos ng mangga, malunggay. Ano ba tawag doon yung mayroong whitey sa dulo? Anong whitey? Yung madulas, saluyot. Yun, saluyot. O kaya labong, yung galing sa kawayan. Basta lahat ng pwedeng kainin. Yung pala ang sikreto.
Puro laga-laga lang, walang asin, walang bechin, walang bagong, walang luya, walang bawang, walang sibuyas. Ah, napansin nyo pala yun. Siyempre naman po. Hindi nyo lang po na itatanong eh. Gustong-gusto ko na nga po kumain ng isda. Ang dami pong isda dun eh. Saan? Dun po sa paliguan. Hindi pwedeng kainin yon. Guru, maitanong ko lang. Sa pagsasanay po ba namin wala ho ba kaming makakalaban? Nako! Huwag nyong hangarin na merong kayong makalaban. Alam nyo, hindi ko hinahangad na muling magpakita sa akin si Duwayan. Sino po si Duwayan? Si Duwayan ang aking katunggali magmula nang ako'y binata pa hanggang sa ngayon. Binata? Nang ganyan ang aking edad, nakalaban ko na si Duwayan. Ang totoo noon, ilang beses ko na siyang pinaslang. Papaslangin ko siya at muling mabubuhay. Papaslangin muling mabubuhay. Papaslangin at muling mabubuhay. Nakakasawa na kung tutuusin. Meron po bang ganon? Alin? Pag pinaslangin nabubuhay? Meron. Siya si Duwayan. Ang taong hindi basta tao. Po? Wag na natin siyang pag-usapan. Kinikilabutan ako. Bakit po? Ano bang meron doon? Ano ka ba? Papatintas muling mabubuhay? Papaslangin muling mabubuhay? Siyempre nakakatakot yun. Hindi basta tao yun. Tama po ba ka ron, guru? Tama. Tama ka roon. Siya nga pala, hindi ko pa nababanggit sa inyo. Ang alin po? Nakapagsasapit na ang mahal na araw ay lalabas tayo rito. Pupunta tayo sa baryong aking tinutulungan. Ano pong gagawin natin doon? Alam ko, sa baryo na yon ay maraming nangangailangan ng aking tulong. Taunan akong pumupunta roon para sila'y tignan kung meron ba silang karamdaman. Ibig niyong sabihin? Linggo ng palaspas? Tama! Madaling araw pa lang lalabas na tayo. At baka magulat kayo. Ano pong ibig niyong sabihin? Baka magulat kayo kung gaano ako kamahal ng mga tao sa pupuntahan natin. Sige na, magpahinga na kayo at bukas madaling araw, aalis tayo. Pagsapit ng madaling araw, maagang bumangon yung dalawa dahil excited silang makalabas. Akala nila yung baryong pupuntahan ay yung baryo nila. Nagulat sila dahil alas 10 na ng tanghali, hindi pa nila nararating ang nasabing baryo. Hindi naman ako napapagod, Primil. Kaya lang pinagtataka ko, saan baryo ba tayo pupunta? Ilang bundok pa ba aahonin natin? Bakit sa akin ka nagtatanong? Kay guru ka magtanong. Guru, mawalang galang na po ano? Malayo pa po ba? Apat na oras magmula rito. Guro, bakit po di tayo gumamit ng bilis? Hindi kailangan dahil hindi naman tayo nagmamadali. Linggo ng palaspas ng gabi dapat tayo makarating doon. Yung pala, kaya naman pala. Pero guro, saan po tayo kakain? Saan pa? Di doon sa baryo. Napupuntahan natin. Nagugutom na ba kayo? Di pa naman po. To kasi, tanong ng tanong Ilang oras pa ang lumipas at narating na nila ang nasabing baryo. Iilan lang ang bahiron. Ramdam na ramdam nila ang kalungkutan. Ito pala'y sinasabing baryo. Mabibilang mo sa daliri mo yung bahay dito Walo? Magkakalayo pa. Guru, lahat po ba ng nakatira dito kilala nyo? Naman, kilalang kilala ko. Yung pinakaunang bahay, diyan nakatira ang aking kaibigan. Magandang hapon po. Ako ito. Merong nagbukas ng pintuan, isang matanda rin na mukhang mahina na. At nang makita noon ang kanilang guro, bigla na lamang itong napaiyak.
Huwag ka nang umiyak, kaibigan. Meron kang karamdaman. Hayaan mo't pagagalingin kita. Huwag na. Huwag na, kaibigan. Tama na yung tulong mo sa akin. Napagaling mo na ako ng mahabang panahon, kaibigan. Ayon sa pag-amin ng matandang yun, ang edad niya ay mahigit ng 100, kaya nga't napanganganan naman ang dalawa. Mahigit 100? Lupit, meron pala talagang ganun, Premil. Ano ka ba? Sabi nga ng guru natin, nasa mundo tayo ng espiritual. Maraming kababalaghan at maraming hindi ka panipaniwalang mga kwento. Pero kung titignan mo sila, talagang may edad na. Bakit? Nakakita ka na ba ng mas matanda pa sa 100? Oo, siguro. Oh. O nga no, ibig sabihin, di natin alam itsura ng mas matanda pa ron. Eh malamang kulubot na rin, di ba? Kayong dalawa, anong ginagawa nyo? Dito lang po. Natigilan ang kanilang kwento nang banggitin ng matandang umiiyak na yung kalaban niyang si Duwayan ay nagpakita roon bago magmahal na araw. Nang dahil dito natahimik ang kanilang guro at kapansin-pansin sa itsura noon ang pag-aalala. Sino ba Duwayan na yun? Bakit parang ganun na lang ang takot sa kanya ni guro? Palagay ko, yung Duwayan na yun talagang mahirap siyang kalaban. Kasi alam mo, kung simpleng kalaban yung Duwayan na yun, malamang na hindi matatakot dun siguro. Siguro pa, itadtad ng talinhaga yun sa katawan, di ba? Kaya nga malalaman din natin yun. Pass forward. 2 taon na ang lumilipas, hindi pa rin nakakapagtapos sa pag-aaral ng lihim na karunungan ang dalawang magkaibigan. Nabihasa na nila ang lahat-lahat at lahat ng sikretong kaalaman ng kanilang guro ay kanila nang nalaman. Ganun pa man, hindi pa rin daw yun sasapat para sila'y makapagtapos na. Kinausap ni Primil at ni Nabong ang kanilang guro kung kailan sila pwedeng magtapos at kung anong klaseng seremonya raw ba ang dapat gawin pag sila'y magtatapos na. Eh guro, paano nga po ba? Bakit ganoon? Lahat po ng kaalaman nyo, lahat ng sikreto nyo alam na namin. Napaghusay na po namin ang lahat ng bagay. Nahubog na po kami sa inyong kaalaman. Guro, bakit po ba? Eh ilang taon na rin po kaming di nakakauwi. Yung salawal namin, yung damit namin, yung brief namin, yun pa rin. Tataka nga ako, di man lang nasisira. Premil? Po. Ilang taon ka na sa akin magmula nang ikaw ay magsimula? 2 taon na po mahigit. Mabuti naman at natatandaan mo pa. Ikaw, Nabong? Eh parehas po kami, guro. Siguro naman nami-miss nyo na ang inyong mga mahal sa buhay. Opo. Opo, miss na miss ko na nanay at tatay ko. Guro, maaari po bang? Patapusin mo muna ako magsalita, Nabong. Sige, ganito. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon na makauwi. Pero babalik kayo rito. Sa pagbabalik nyo, meron akong sorpresa. Mga ilang araw naman po yun, guro. Isa lang. Kung anong oras kayo umalis, ganong oras din kayo babalik. Opo, sige po. Sa pag-uwi ng dalawa sa kanilang baryo, meron nang ipinagbago. Tahimik na ang baryo, tapos marami ng mga nagpapatayo ng bagong bahay. Ni hindi na nga kilala ng dalawa kung sino-sino ba ang mga bagong mukha roon. Oy! Kamusta kayo? Eto, ayos lang. Kau, Eh bakit meron ka tungkod? Mamang Alexander? Nagbago na ako Sabihin mo, pinarosahan ka ng guru namin. Nabong, patawad sa mga nagawa ko noon. Naku, wala yun. Ayos lang yun. Sige na, babalik na ako ron at kailangan ko pang magluto.
Magluto? Ba't may asawa ka na? Meron na. Sa pag-uwi ng dalawa, dito pa lamang din sila nakatikim ng masarap na pagkain. Kaya lang naninibago rin sila dahil ayaw nang tanggapin ng mga sikmura nila ang napakasasarap na pagkain na hinain sa kanila. Ayaw na ng sikmura ko, hinahanap pa rin yung talbos ng kamote, yung bunga ng kawayan. Parehas lang tayo, Nabong. Eh kung kumuha kaya tayo nun, tapos yun ang ipakain natin sa mga mahal natin sa buhay. Naku, wag na! Pag-uwi natin, yun din ang kakainin natin eh. Ikinagulat nga ng kanilang mga magulang dahil marami na silang alam at matinong matinuna. Yun ding araw na yon, uminom sila ng alak. Umabot ng mahigit isang araw ang kanilang pagiinom pero hindi man lang sila nalasing. Gulat ka no, tay, insan, mga kamag-anak. Hindi makakibo ang mga kamag-anak ni Nabong dahil nga sa laki ng ipinagbago ng binata. Bukod sa mukhang tumanda, tumigas ang pangangatawan tapos umitim. Ayaw din itong magpalit ng kasuotan na ayon nga sa kanyang mga kamag-anak mukhang hindi na raw yata si Nabong at si Primil ang kanilang nakikita sa ngayon. Nang dumating na ang tamang oras ng pagbalik nila sa sagradong bahay ng kanilang guro, hindi sila nagsayang ng oras at nagmadali silang pumunta roon. Teka, ba't parang tahimik? Primil, nasaan kaya si guro? Abewan ko, tara, gapang na lang tayo. Paggapang nila sa loob, walang katao-tao. Binuksan ang lahat ng sulo, malinis naman at walang bakas na may masamang nangyari. Paglabas nila, nagulat sila dahil ang kanilang guro ay nakaupo na parabang nagme-meditate. Ano kayang ginagawa ni guro? Di minsan, di natin nakitang ginawa niya yun ah. Nakapikit siya pero nakaupo, pero yung ganyang klaseng parang nagme-meditate. Ngayon ko lang nakita yan, Primil. Parehas lang tayo eh. Guro? Wag mong istorbohin, baka pagalitan tayo niyan. Hindi. Ayos lang. Kamusta ang bakasyon niyong dalawa? Ayos lang po, guro. Masayang masaya. Diba? Opo. Masayang masaya po talaga. Meron akong ibibigay sa inyo. Hindi ba't sinabi ko sa inyo na pag-uwi nyo ay meron kayong sorpresa sa akin? Guro, makakagraduate na po ba kami? Hindi pa. Kailangan nyo munang tapusin ang lahat ng pahinang nakasulat dito at inyong isaulo ang mga nakasulat dyan. Kailangan, pag naisaulo nyo na yan, bibigkasin nyo yan sa aking harapan nang walang hintuan. Pag nagawa nyo yan, ayan, pwede na kayong magtapos at babasbasan ko kayo doon mismo sa sagradong tubig kung saan nagpapakita ang diwata na siyang saksi sa inyong pagtatapos sa lihim na karunungan. Pwede ba yan? Guro, kapal nung aklat na yan. Paano namin makakabisado yan? Ha! Meron kayang isang linggo para gawin yon. Sige na! Dalawang araw pa lang na nagbabasa ang dalawa. Napansin nilang nagiging mainitin na ang kanilang ulo. Para bang gustong gusto nilang maghanap ng kalaban. Yung tipong kapag nakakita sila ng tao ay gusto nilang paslangin. Alis ako. Ako rin. Alis din ako. Hindi ko alam kung saan tayo pupunta. Basta bahala na. Nakita sila ng kanilang guro na umalis pero hindi sila pinigilan. Ang unang pinuntahan ng dalawa, yung lugar kung saan ba pumupunta ang kanilang guro sa tuwing mahal na araw. Sinalubong sila ng mga tao doon dahil akala ng mga tao roon ay merong ipinadala ang kanilang guro. Mga binata, anong ginagawa nyo rito? Meron bang ipinadala si Gabrielo? Ipinadala? Eto! Ay! Bakit?
ginawa niyo mga binata? Bakit kayo nananakit? Ha! Ito pang isa! Pinagsasampal nila ang matandang yun. At yung ibang mga taong lumalapit ay kanilang pinagtatatadyakan. Hindi pa sila nagsawa, binitbit nila ang mga tao tapos ipinapon sa sapa. Nakakita sila ng isang kulay itim na baboy na nakatali sa puno. Bigla na lamang silang naglaway, tapos pinatay yung baboy at kanilang nilantakan. Kung iisipin ay parabang iba na yung dalawa. Ano ba ang naging impluwensya sa kanila ng pagbabasa ng makapal na aklat? Napakasarap palang kumain ng sariwang laman, wika ni Premil. Talaga, sinabi mo pa, Premil. Di kita patatawarin, baboy. Pagkatapos nito, yung mga tinapon naman natin sa sapa ang dapat nating kainin. Nung mga oras na yon, isa sa mga itinapon nilang tao sa sapa ang nagtatakbo. Madali itong pumunta sa bahay ng kanilang guro para isumbong ang ginagawa nilang masama. Kaya lang, ang taong yun ay hindi na nakabalik sa kadahilan ng namatay daw ito sa gitna ng kagubatan. Lahat ng mga tao ron ay kanilang ikinulong sa iisang maliit na kubo at araw-araw doon sila kumukuha ng makakain para bang aswang na ang dalawa. Ikaw bata ang isusunod ko. Naglalaway ako sa iyong laman. Wag po ako. Wag po. Anong wag? Masarap ang laman mo dahil mataba ka. Magagalit po si Guru. Magagalit po siya pag nalaman niya yung ginagawa niyo. Siguro namin. Ang nagsabi sa amin na kainin kayong lahat. Dahil sa sinabi ni Premil, gulat na gulat yung bata. Nasabi tuloy ng bata na mukhang hindi yata ito ang mag-aaral ng kilala nilang guro na si Gabrielo. Tama na kayo. Hindi kayo ang mga mag-aaral ng aking kaibigan. Mga nagpapanggap kayo ng aswang. Malis kayo rito. Mga anak kayo ng... Wala ka nang magagawa. Pati ikaw hindi ka namin patatawarin. Kakainin ka namin kahit na mapait na ang iyong laman. Tama! Akin yung braso mong mataba. Hindi na talaga makontrol ng dalawa ang kanilang sarili. Yung tipong lahat ng kanilang mga tangan ay mga ipinagtatapon na nila dahil sa lakas ng mga bumabalot sa kanila na maitim na maika nang dahil sa aklat na kanilang binasa. Ang natira na lang, yung bata, yung matanda tapos ang apat na mga lalaking mga matatabang na kahubad. Tinatasahan nila ang mga yun na ito ang kakainin nila sa loob ng isang linggo. Mga aswang kayo, mga nagpapanggap lang kayo na kayo ang mag-aaral ng aking kaibigan na si Gabrielo. May awa ang Panginoon, makakarating ito sa aking kaibigan at lahat kayo ipapatayin ng aking kaibigan. At sinong kaibigan? Ang kaibigan mo na guro namin. Siya ang nagturo sa amin ng ganito. Siya ang naghubog sa amin na kumain ng tao. Kaya huwag ka nang umasa, patanda. Naisasalba ka ng kung sino dahil nga siya ang nag-utos sa amin na ubusin namin kayo. Hindi talaga makapaniwala ang matandang yon. Malakas ang kanyang pananalig na isang araw may darating na himala para papuntahin doon ang kanyang kaibigan na si Gabrielo. Isang madaling araw, yung batang nakakulong ay kanilang kinakalawit sa kulungan dahil ayon sa dalawa, yun na raw ang susunod na kakainin. Halika na rito.
ikaw ang gusto ko. Wag! Wag po! Marami pa akong pangarap sa buhay. Nagtatapos pa ako ng pag-aaral. Wala na. Sira na ang iyong pag-aaral. Nang madakma nila ang kawawang bata, humaharang ang lahat ng mga tao ron, pero wala silang magawa. Inutusan ni Primil, sinabong na pulpugan ng bata sa labas. Ano bata? Wala ka ng palaga. Ikaw na ang susunod. Itutulad ka namin sa mga kapwa mo bata na kinain namin. Wag po! Wag po! Sabi ko na nga be, may masamang nangyayari dito. Sino ka naman? Sino ka? Bitawan mo yung bata. Alam mo, Nabong, hindi ako makapaniwala na magagawa kayong linlangin ni Duwayan. At sinong Duwayan ang sinasabi mo? Wala kaming kilalang Duwayan. At ang kinikilala naming amo, walang iba kung hindi siguro na si Gabrielo. Siya lang naman ang nag-utos sa amin na gawin to. Lahat ng gusto niya'y gagawin namin kahit na pumatay kami ng kung sino. Diyan kayo nagkamali. Nilinlang kayo ng aklat na yun. Dahil ang aklat na yun ay binabasa ng mga matataas na uri ng aswang. Sila ang gumagawa ng kasamaan. Tapos kayo, dinadamay nila. Magising ka na, Nabong. Maling-mali yung mga nabasa nyo nang dahil dyan lahat ng inyong mga tanga na inyong pinagtatapon. Maging ang mga mutya ng kidlat na ibinigay ko sa inyo. At yung mga gabay nun ay nagkusa ng kumawala sa inyo dahil nga sila lang ang nakakaalam. Anong ibig mo sabihin? Ibig mo sabihin, hindi ang aming guro. Teka, ano? Matapos sabihin yon ni Canole, dito pa lang ay parang nausawan etong sinabong. Binitawan niya ang bata tapos tumakbo kay Canole. Teka, ba't ako nandito? Primil! Asan na yung bata? Nagulat si Primil dahil kasunod ni Nabong, si Canole at yung bata. Ikaw! At anong ginagawa mo rito? Bakit mo siya pinapasok, Nabong? Primil! Primil! Ano bang nangyayari sa atin? Ha? Di ba? Inutusan tayo ng ating guro na kainin ang lahat ng mga tao rito. Tapos ginugusto rin natin yun. Hindi. Hindi nyo yung ginusto. Ang totoo niyan ang nag-utos sa inyo. Yung mismong gabay ng librong binabasa nyo dahil ang mga nakasulat doon ay purong kasamaan. Sinaniban na kayo ng mga masasama kaya nyo ginagawa yan. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi kita kilala. Kilala mo ko, Primil. Naging aswang na kayo. Sinangla nyo na ang inyong mga sarili. Tila ba nausawan si Primil nang kaharap nito si Canole? Sising-sisi siya sa kanyang mga nagawa. Hindi niya akalain na nakakain na pala sila ng sariwang laman nung mga nakaraan na araw. Pinakawalan ang lahat ng mga bihag. Lahat ng mga ito ay nag-iiyakan sa harapan ni Canole. Canole, ano bang nangyari sa amin? Paano? Naligaw na landas niyong dalawa. Nagkamali kayo. Ngayon, palagay niyo, paano niyong mabubuhay yung mga taong... May mali rin ako eh. Dapat pala, ito yung unang baryong pinuntahan ko. Dami nang nawala rito. Nagsisisi yung dalawa sa kanilang nagawa. Mabuti na lang dahil yung mga nabasa nila ay nagawa pang kontrahin ni Canole. Dahilan kung bakit tuluyan nang hindi bumalik pa yung mga bumabalot sa kanilang katauhan. Sumama kayong dalawa sa akin. Meron tayong misyon. Kung hindi ako nagkakamali, hindi na siguro ninyo
ang kasama ninyo sa kanyang bahay. Anong ibig mo sabihin, Kanole? Kung hindi ako nagkakamali, ang tunay na guru niyo ay patay na. Patay? Paano nangyari yon? Hindi ko kayang ipaliwanag dahil hindi ko mabasa sa inyong isipan ang mga nangyari. Dahil wala kayo sa bahay ng inyong guro nang mangyari siguro yun. Sa matandaan ko, Kanole, pinayagan kami ni guro na umuwi sa aming mga mahal sa buhay. Ibig mong sabihin, yun na yung pinakaaraw? Na hindi na siguro yung... Teka, tama ba ako? Tama ba ako nang iniisip? Siguro ay patay na at nagpapanggap ng guro. Maaring ganun nga ang ibig sabihin ni Kanole. Magmadali tayo, baka abutan pa natin siya. Baka mamaya kinulong lang siya kung saan. Pagbalik nila sa bahay, tamang nandoon ang kanilang guro. Pero duda si Kanole na mukhang ito ay isang impostor lang. Inutusan niya yung dalawa na magkunwari na kunwari wala silang nalalaman sa mga nangyari. Guro, andito na po kami. Patawad po kung umalis kami ng matagal. Eh kasi po, hindi pa kami makapagtapos eh. Kailan ho ba kami magtatapos? Siya nga naman ho, guro. Kailan ho ba? Hindi pa kayo tapos sa pagbabasa ng aklat. Nakakailang pahina pa lang kayo. Nang sabihin niyo ng kanilang impostor na guro, dito naisip ni Kanole na kaya niya pa palang durugin yung mga orasyon at mga masasamang elemento at mga aswang na mga bumabalot sa katawan ng dalawa sa pamamagitan lang din ng kanyang mga buhay na salita. Kaya naman pala nadurog ko din yung mga yun dahil hindi pa sila nakakapagtapos ng pagbabasa sa aklat na yun. Tama-tama. Meron pa akong pagkakataon. Kanole, parang siguro ito. Parang walang pinagbago. Huwag kang magpapakakampante, Nabong. Hindi siya yan. Ha? Sige. Naging pasaway ang dalawa. Hindi ito sumusunod sa ipinag-uutos ng kanilang impostor na guro. Ganon! Ayaw niyong sumunod. Ha! Kung ganon, hindi kayo makakapagtapos. Guro, kahit sabihin niyong hindi kami makakapagtapos, ayos lang sa amin yun. Ilang taon na kaming nag-google dito ng paghihirap, ng lumbay, ng gutom, ng kasuotan na mabaho. Palagay niyo, hinahangad pa namin na basbasan niyo kami ron sa sinasabi niyong tubig na merong diwata. Eh kahit nga umalis na kami rito, meron na kaming kaalaman na nanggaling sa inyo. Habang tumatagal, mas lalong nagpapakita yung pagiging natural ninyo na para bang hindi na kayo yung tunay naming guro. Yung totoo, ikaw ba'y guro namin? Umalis lang kami rito. Nang isang araw pagbalik namin ganyan na kayo, anong klaseng tao kayo? Nasaan ang guro namin? Nasaan siya? Sino ka? Ano bang sinasabi mo, Premel? Ako pa rin to. Hindi ikaw ang guro namin. Alam mo ba, dahil sa mga pinabasa mo sa amin, naligaw ang landas namin para kaming naging aswang at kumain kami ng mga tao. Halos maubos na yung mga tao doon sa baryong pinuntahan namin. Magaling. Nahuli niyo ko. Patay na ang inyong guro. Sinasabi ko na nga ba, isa kang impostor. Tama ka, Nolesto. Ipinag-adya ng panahon na ang guro ng mga batang ito ang dapat namang mamatay. Kung ilang beses niya akong pinatay, ilang beses din akong nabuhay. Ngayon, nakaganti na ako sa kanya. Sa paghiganti ko, lahat ng mga mahal niya sa buhay ay aking ipapapatay gamit ang dalawang to. Pero hindi, nandiyan ka pa rin, Nole, para sila'y gabayan. Oo, tama ka.
dahil yun ang bilin sa akin ng aking kapanalig. Sabi ko na nga ba isa kang impostor? Kayong dalawa, alam nyo na gagawin nyo. Pero wala na kaming mga gamit. Naitapon na namin nung wala kami sa sariling katinoan. Nako, oo nga pala. Dahil sa naligaw na kayo ng landas, dito kayo. At anong plano mo, Nolesto? Ha? Lalabanan mo ko, papatayin mo ko, kahit napatayin mo ko, ako'y muling mabubuhay. Diyan ka nagkakamali, Duwayan. Kung ilang beses ka nang pinatay ng aking kapanalig at nabubuhay ka pa rin, pwes ako ay bahin mo ko. Pag ako pumatay, walang matitira sa'yo dahil gagawin kitang abo. Anong sabi mo? Hindi mo yang kayang gawin. At bakit hindi? Oo, malakas ka, Duwayan. Sinangla mo na sarili mo. Pero hindi ibig sabihin nun, lahat kaya mo. Nang mapansin ni Duwayan na magsisimula na ang pang-aatake ni Kanole, mabilis itong nagbago ng itsura. Maniwala kayo o hindi, naging isa siyang nakakatakot na lalaki. Mabilis din ang kanyang pagkilos at mabilis din itong tumakas. Sinundan siya ni Kanole habang ang dalawang mag-aaral ay naiwan sa loob ng kuweba at umaasa silang makikita nila roon ang patay na bangkay ng kanilang guro. Hindi nga sila nagkamali dahil ang patay na katawan ng kanilang guro ay nakababad sa tubig habang nakadagan ang malaking bato. Guro! Guro! Paano? Hindi ako makapaniwala! Nabong! Sinabong hindi makapagsalita. Bigla na lamang tumulo ang kanyang luha at naalala niya ang lahat ng kabutihan ng kanilang guro. Ganun din ang sinapit ni Primil. Biglang bumagsak ang kanyang luha. Ipinagpapasalamat niya ang ilang taon na kanilang pagsasama. Habang sila'y lumuluha, hawak-hawak ang kanilang guro at bigla nilang narinig yung mga salitang, "Kahit wala na ang inyong mga tangan, nasa inyong pagkataon naman ang inyong kaalaman na maaari ninyong magamit sa pagtulong sa kapwa. Patawarin niyo ako, mga bata, dahil hindi ko na kayo magagabayan. Gamitin niyo ang inyong kaalaman sa kabutihan. Palawakin niyo ito habang kayo'y nabubuhay. Sabihin na natin, wala man ang inyong tangan pero kaya nyo itong palitan. Makukuha nyo ang lahat ng yan sa tuwing sasapit ang mahal na araw. Huwag na huwag nyong aalisin sa inyong isipan. Patay man ang inyong guro, pero ang kanyang presensya ay laging nakabantay sa inyo." Guro! Nasaan ho kayo? Guro! Buhay po ba kayo, guro? Guro, kayo ho itong nagsasalita sa isip namin eh. Alam po namin yan, guro! Wala na. Patay na talaga ang kanilang guro. Ang narinig nila sa kanilang isipan, ang isa sa wisyo ng kanilang guro na hindi nila maaring makita kahit na anong mangyari. Nagdesisyon silang dalawa na doon din mismo ilibing ang katawan ng kanilang guro. Pero inaantay muna nilang dumating si Kanole bago nila ito ilibing. Gumawa muna sila ng kabaong nagawa sa kahoy, tapos ang pinakakandila, yung mismong mga sulo na halos hindi maubos-ubos. Dumako naman tayo ngayon sa sitwasyon ni Kanole kung inabutan niya ba si Duwayan. Ano, Duwayan? Nakailang lipat ka na ng lugar na pinaglalabanan natin. Ilang beses mo na akong dinagtang pero nagtagumpay ka ba? Kahit dalhin mo ko sa ilalim, kaya ko mabuhay at kayang sumunod doon ng aking mga gabay. Ngayon sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ngayon dinala mo ko sa katubigan. Ipiyakin ko sa iyo na pakikinabangan ng mga isda ang iyong abo. Anong ibig mong sabihin? Anong abo?
gagawin kitang abo. Ngayon, alam kong hindi ka basta makapagpapalit ng lugar. Dahil kailangan mo nang lumipas ang isang oras bago mo magawa yun. Akala mo siguro hindi ko napansin yun? Oo, hindi ka basta tao, hindi ka basta aswang. Isa kang... Bakit hindi mo ituloy? Ituloy mo! Ayoko. Ayokong ituloy. Basta nagkamali ka sa pagkakataon na ito. Kung inaakala mong kontrolado mo ang lugar, pues nagkakamali ka. Kaya kong utusan ang lahat ng nilalang ng katubigan na ito para salakayin ka. Para patayin ka, Nolesto. Ganun ba? Bakit din magawin? Nang magkasubukan na tayo. Ganon nga ang ginawa ni Duwayan, lahat ng nilalang na pwede niyang tawagin ay kanyang tinawag. Kaya lang, lahat din ng mga yon, sinasalag ng kanyang mga gabay dahil apat sa gabay ni Kanole ang mga nakapalibot sa kanya. Yung mga malalaking halimaw na tinatawag niya ay nagiging maliit na butete nang dahil doon natakot na lang si Duwayan na magpatawag pa ng iba. Madaya ka, Nolesto. At anong klaseng gabay ang tinatawag mo? Ang mga gabay ko ay nanggaling pa sa kabila. Hindi sila nabubuhay dito sa atin. Kusa silang magpapakita pag alam nilang ganito na ang aking sitwasyon. Hanga ako sa iyo, Duwayan. Mukhang pwede yata kitang ilagay sa pinakapangalawa, sa pinakamahirap na nakalaban ko sa buong buhay ko. Pero hindi eh. Baka hindi pa rin. Baka isa ka lamang butete na sunod-sunuran pa sa mas mataas pa sa'yo. O tama, hindi kita ilalagay dun. Mahina ka pa rin para sa akin. Dahil sa sinabi na yon ni Kanole, lalong nang galaiti sa galit si Duwayan. Tinangka niyang baguhin ang lugar. Gumamit siya ng pangdadagtang, pero hindi pa rin nabago ang lugar. O ano na? Ano? Hindi mo mabago, di ba? Dahil hindi sakop ng kakayanan mo ang pagpapalit ng lugar. Kahit minuto pa lang ang lumilipas. Ngayon, humanda ka. Subukan mong tumawag ng mga nakatira dyan sa tubig, gagawin kong butete. Pero ikaw, di kita gagawin butete. Gagawin kitang abo. At titiyakin ko sa iyo, Duwayan, na yung abo mo ay kakainin ng mga tinatawag mo kanina. Nagulat na lang si Duwayan nang bigla itong liparan ng mga sibat. Pero mabilis siyang nakakalihis at nagagawa niya pang lumubog ng matagal sa tubig. Habang si Kanole nakatungtong lang sa bato. Duwayan, kahit na lumayo ka ng lumayo sa akin, kahit na gamitin mo yung paghinga mo sa ilalim, ayos lang yun. Pasasaan ba't magpapakita ka rin? O baka namang gusto mong sundan pa kita dyan sa ilalim? Huwag mong kakalimutan, meron akong mutya ng tubig sa katawan. Kaya kong tumagal ng ilang oras dyan sa ilalim nang dahil sa mutya na ito. Kahit na anong pananakot ni Kanole, hindi pa rin nagpapakita si Duwayan. Nang dahil dito, tumalbog siya sa tubig. Kahit nasabihin na napakadilim, nakakakita pa rin siya roon. Ganun pa man, kailangan niyang mag-ingat sa ilalim ng tubig na madilim dahil maraming pwedeng sumakmal sa kanya roon. Hindi ko siya nakita. Kahit na maliwanag ang paningin ko sa ilalim ng tubig. Lumutang na ba siya? Hindi pa siya lumulutang. Nandiyan pa rin siya sa ilalim. Mag-iingat ka. Baka meron pa siyang ibang mutya na ginagamit para hindi mo siya makita. Imposible yun. Imposible, hindi ko siya makita. Duwayan, napakagulang mo. Malapit nang maubos ang oras. Kapag nagkataon, ililipat na naman niya ang lugar. Hindi bale. Kung sakaling ilipat niya, baka sakaling mas pumabor na sa akin ang pagkakataon. Sa muling paglubog ni Kanole, sa tubig ay hindi niya inaasahan na bigla siyang mapupunta sa kasukalan. Bus na oras. Nasaan ka ba, Duwayan? Puro talahib to ah.
Huwag ka mag-alala. Dito ako magaling. Nagawang sunugin ni Canole ang napakatataas na talahib at puno para lang magpakita si Duwayan. Nung mga oras na yon ay wala na siyang pakialam kung sino ba ang tatamaan ng apoy na yon sa mga nakatira doon. Maya-maya pa may mga taong nagtatakbuhan na mga nagtatago lang pala doon sa kasukalan. Katutubo? Mga katutubo? O hindi? Umalis kayo dyan! Baka masunog kayo ng apoy! Mabuti na lang at nakalihis ang mga katutubo. Kaya pala sila naroon dahil nang makita nilang bumagsak doon si Canole, agad silang umalerto dahil akala nila'y kalaban yun. Hindi ko sinasadya, kaibigan. Dinala ko rito ni Duwayan. Si Duwayan? Ang taong Ha? Kilala mo si Duwayan? Kilala ko siya. Masama siya. Inaya si Canole na pumasok sa loob ng bahay. Dito ay pinakain muna siya. Tapos nagkwento yung pinakamatanda sa kanilang tribo. Ayon sa kwento nun, sadyang nakakatakot si Duwayan. Minsan pa nga nakikita nilang meron itong kasama na kakaiba, yung tipong hindi mo pwedeng pagkatiwalaan. Sa palagay ko, ito na yung pinakahuling lugar na pagdadalan sa akin ni Duwayan. Kaya wala pa siya rito dahil hindi siya nasama nang ilipat niya yung lugar. Mahirap paniwalaan na, no? Pero antayin natin, magpapakita rin yan. Maya-maya pa isa sa mga katutubo ang nagtatatakbo. Sumisigaw yun na meron daw taong paparating. Lahat ng mga katutubo kinuha ang kanilang pana. Nang makita nila yung taong dumarating, pinaulanan nila ito ng pana. Hanggang sa huli, nakilala ni Canole na si Duwayan pala ang taong naglalakad. Sandali! Mga kaibigan, hindi tatalab sa kanya ang inyong mga pana. Tignan nyo! Nakatagos kasi sa katawan ni Duwayan ang mangilan-ngilan na mga pana at yung iba, bit-bit nito, tapos ibinato sa pwesto ng mga katutubo. Mabuti naman alam mong hindi tatalab sa akin ang mga palaso ng mga yan. Duwayan, hanggang kailan ka ba tatakbo? Tapusin na natin to. Hindi ka ba napapagod? Hindi ako mapapagod. Pero huwag kang mag-alala. Malapit ka ng matapos, Nolesto. Isang lipat pa, ikukulong kita ron pang habang buhay. Ganun, kukulong mo ko? Sige, aantayin ko yun. Doon mismo sa lugar ng katutubo ay walang nangyari. Pero yung kwento ng mga katutubo ay talaga namang nakakaawa. Duwayan, sumusobra ka na. Ikaw palang dahilan ng lahat ng to. Kaya pala, sobrang galit sa iyo ng mga katutubo. Ikaw din ang may gawa kung bakit parang na-stroke ang pinakamatanda sa kanila. Duwayan, tapusin na natin to. Bigla pa rin nagbago ang paligid. Napunta siya sa puro napakatataas na puno. Pero yung ilalim nun ay sadyang napakalinis. Eto na ba, Duwayan, yung sinasabi mong alas mo? Dito mo ako ikukulong? Ano to? Kala mo siguro hindi ko alam. Lugar to ng engkanto, di ba? At paano mo nalaman na? Hoy, Duwayan, sa dami ko nang naranasan sa buhay, kahit na anong gawin mo, kahit saan mo ko dalhin, alam ko, hinding-hindi mo ko manuloko. Halika! Tapusin na natin to. Tignan natin kung sino bang makukulong sa atin dalawa rito. Alam kong ito na ang pinakahuli. At yung mamamatay dito, dito na lang habang buhay. Halika! Subukan mo ako! Maraming mga nagpakita roon na mga engkanto na siyang saksi sa paglalaban nilang dalawa. Napansin ni Canole na halos naubos na rin ang lahat ng kakayanan ni Duwayan sa kalilipat ng kanilang pwesto.
at napansin din ni Canole na yung sigaw ng mga engkantoron ay purong pumapabor sa kanya. Ganun. Sa akin pala nakapanig ang mga engkanto rito. Hihilingin ko sa inyong lahat para matapos na ang problemang to. Magtulong-tulong tayo. Diba? Yun naman ang gusto nyo? Para hindi na napagsasamantalahan pa ni Duwayan ang inyong lugar? Diba mga kaibigan? Matapos isigaw yun ni Canole, pinagtulong-tulungan nga ng mga engkanto si Duwayan. Habang ito'y nakatayo at kanilang pinipigilan, tinawag ni Canole ang sibat ng kalangitan. Nang tamaan si Duwayan, biglang nagpulasan ang mga engkantong nakahawak sa kanya at unti-unti siyang naging abo. Ayon sa kwento ng isa sa pinakamatandang engkantoroon, lahat daw ng mga lugar na pinagdalan kay Canole ay mga pinagsasamantalahan ni Duwayan, at ito rin ang mga lugar na kanyang pinaglilipat-lipatan, lalo na nang siya'y namatay dahil gumagala pa ang kanyang wisyo nang siya ay patay. Binalikan ni Canole ang mismong bahay ng kanyang kapanalig na si Gabrielo. Dito niya inabutan na nagluluksa ang dalawang mag-aaral. Kapanalig, napakasakit sa akin ng pagkawala mo. Pero wala tayong magagawa sa bagay na yun eh. Kailangan na lang natin magpasalamat dahil kahit na ganito lang tayo, matanda na tayo, nakakagawa pa rin tayo ng kabutihan. Kapanalig, yung dalawang mag-aaral mo na naligaw ang landas, sisiguraduhin ko sa iyo na itatama ko yun. Kukupkupin ko sila at ako mismo ang magtatakda ng kanilang pagtatapos. Kapanalig, kung nasaan ka man, magpahinga ka na. At ang iyong mga mag-aaral, gabayan mo sila habang sila nasa sa akin. O kahit wala na sila, gabayan mo sila, kapanalig. Maraming maraming salamat. Dahil sa haba ng pinagsamahan natin, wala ako maalala na pinagtag... Bakit, Canole? Bakit po? Wala akong maalala na kaming dalawa yung nagkatampuhan. Napakasakit sa loob ko yung nangyari, pero kailangan natin itong tanggapin. Dahil lahat naman tayo darating dun. Kayong dalawa, paig ba kayong ipagpatuloy ang pag-aaral ng lihim na karunungan? Pero ako na ang magiging guru ninyo o maestro. Pag-iisipan ko po. Kasi gumugol na po kami ng ilang taon eh. Siya nga namang Canole. Gumugol na kami ng mahabang panahon. Pero nabaliwala lahat dahil lang tunay naming guro ay nawala. Hayaan mo kaming makapag-isip-isip. Okay lang po ba yun? Sige, binibigyan ko kayo ng karapatan. Karapatan nyo naman talaga yun eh. Pero iiwan ko sa inyo ang aking address kung sakaling mapag-isip-isip nyo na ipagpatuloy na yan para mas lalo pang lumawak ang inyong kaalaman. Puntahan nyo lang ako. Mag-iingat kayong dalawa. Magmula ngayon, hindi na kayo guguluhin pa ni Duwayan na aswang. Dahil patay na siya, ginawa ko na siyang abo. Salamat naman po, Canole, kung ganun. Paano po? Anong gagawin natin? Ano pa? Ilibing na natin ang patay na katawan ng aking kapanalig para tuluyan na siyang makapagpahinga. Pagkatapos ilibing ng kanyang kapanalig na si Gabrielo, dito ay nagpaalam na siya. Hanggang dito na lang po ang ating kwento. Baka sabihin nyo naman bitin pa kayo dyan ha. Dalawang oras na po yan. Buong istorya po ng kwentong mga mag-aaral na naligaw ang landas. Maraming maraming salamat po.